Ang 10 francs po ng bansang Belgium. Bahagi pa rin po ito ng mga binigay sa akin coins ng aking anak. Gusto ko lang pong ma-vlog para nun makikita niya. Yan po. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos po ng aking maigsing intro. Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. San man pulo kayo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Sa lahat ng senior citizen, sa lahat ng mga silent viewer at maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron tayong coins dito ngayon. Ang 10 francs ng bansang Belgium. Ito po yung tinatawag na Baudouin 1. Yun po. Bahagi pa rin po ito ng ibinigay na coin sa akin ng aking anak. Yun. Pag-usapan po natin. Dito po sa obverse na bahagi ay makikita natin ang coat of arm ng bansang Belgium. Yan po. Oh. Tapos yung kanyang value na pinaghiwalay, yung 10 at saka yung F sa bandang kanan. Yan. Tapos yung petsa ng pagkakagawa, 1978. Sa bandang ibabaw naman po ay mababasa natin ang kanyang bansang pinagmulan, Belgique. Yan po. Kung ita-translate natin sa English ay Belgium. Tapos po ay may unity makes strength. Yan po. Ang engraver po ay si Jan de Bas. Yan po. Sa reverse na bahagi naman ay makikita natin ang portrait ni Baudouin 1 na nakaharap sa kaliwa. Tapos yung designer name sa ilalim. Ayan po. Ang script din po niyan ay Latin. Yan, ang lettering ay Elstrom. Ang engraver po ay si Harry Elstrom. Yan. Ang edge po niyan ay plain. Ayan. Ginawa po yan sa Royal Mint of Belgium. Sa Brussels, Belgium. Magawa po sila ng coins doon. Magbuhat 983 hanggang 2017. Oh, napakatagal na po. Ang issuer nga po o bansang pinagmulan niyan ay Belgium. Ang hari nung mga panahon na yun ay si Baudouin nung 1951 hanggang 1993. Standard circulation coin po yan. Ang taon 1969 hanggang 1979. Ang value, 10 francs. Yung currency po, franc. Ang composition, nickel. Tumitimbang po ng 8 grams yan. Ang diameter, 27 millimeter. At ang kapal, 2.02 mm. Yan po, ang hubog ay bilog, makikita nyo naman. Milled ang technique na ginamit. At variable alignment, yan po ang orientation. Na-demonetize na po yan noong June 25, 1985. At nag-iwan po ng number na N number 1358. Reference number naman ay 155, LA number BFM 150, comma school number 126. Dito po sa numista ay may mga price value na po yan. Ang very fine po, kapag ang pera ninyo ay 1978, nagkakahalaga po yan ng 7.30 pesos. Tapos po yung very fine, 15 pesos. Yung extra fine, 58 pesos. Yung almost uncirculated niya ay 65 pesos at yung uncirculated ay 73 pesos. Sa eBay naman po, kapag ang petsa ng inyong pera ay 1974,
nagkakahalaga po ng $18.99. Kapag naman po 1969 ang inyong barya, nagkakahalaga po yan ng $25.99. Kung pong 1970 naman ang inyong barya, yung petsa ng inyong barya, ay $18.99. At yung 1973, nagkakahalaga po ng $12.99 dito po sa eBay. Yan po lamang at wala nang iba. Gumako naman tayo sa ating mga shoutout. Lagi-lagi ay gusto ko pong i-shoutout ang lahat ng aking mga kabarya. Lahat ng aking mga kapwa kolektor, lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer. Shoutout po sa inyong lahat, maging sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout po. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Salamat po sa inyo. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat pagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Huwag po sana ninyong makalimutan ang mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. I-like at pakishare ang video ko. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.